idea mo about kay Isko Moreno de Manila? Sa alam ko, Mayor Isko pa rin ang mananalo. Ngayon po, yung dalawa, sabi nila napakalamang sa mga survey yan, tapos na isang religion, pero para sa atin, kahit kunti, wala pang bawas yung kay Manila Mayor. Siya pa rin ang magiging presidente sa Pilipinas. Nakapakda kasi yun siya magiging presidente. Hahanap na nga hanap ng paraan ang kanyang kapalaran para siya pa rin mananalo. Tingin ko makakalamang siya sa pangalawa sa kanya ng 1 million. Makakalamang po siya ng 1 million doon sa pangalawa. Ayun. Kaya ano masasabi mo na in-endorse siya ng INC? Di pa dating in-endorse sa CBDM ng INC, lalo natalo tuloy ng 3 million kay Lini nung nagraang panahon. Kasi nga, parang bawal sa INC yung ano, yung in-endorse sa CBDM dahil number 4 yun. Samantalang yung numbering ng INC, ano yun, number 7. So, hindi yun. Hindi yun tatalak. Kaya hindi makakatulong na maigit. Tatalunin pa rin yung lane si BBM. So, ibig pa rin doon. Kaso mo, tatalunin naman si Lane ng Year of the Tiger Water na si ano, si Scott. Ayun. Tatalunin si ano. Tingnan mo, pagdating ng bilangan na, ibig sabihin, nangunguna pa nga sila kay Isko dyan eh. Oo, pero pag mga malapit ng kalahati yan, aabutin sila ng mga, ano, ng mayor na yun. Hanggang sa tumulian sila ang tatalo niya. Kaya ano masasabi mo na sa survey number 4 daw po si Mayor Isko? Talagang peke yun. Ayun, dahil nga po, nagpalabas kahit na 15 days bawal na nagpalabas na si Yorme po ay pang ano, apat. Joke lang yun. Ah. Wala yun. Ah, so hindi totoo? Hindi, opo. Wala yun. Hindi naman nag-survey yung mga yun. Ah, ano lang yun, bigla na lang mag-isip ng ganun. Hindi nag-survey yun. Ay, talagang survey si Isko, siguradong nakadikit ng gusto kay BBM. Tatay, sa tingin niyo po ba, mga anong saang region kaya yung talagang manalalo ng gusto si Yorme? Region 1. Opo. Region 2. Opo. Region na 6. Region 3. Tapos yung sabi na daw na kay Mangunda dato. Apo. Yung kanya yun. Yung buhong kanya pa rin yun. Apo. Yung bakulot kanya yun. Ang usan kanya pa rin yun. So magkaroon siya ng 8 lugar o kaya 7 na region. And sir, sa tingin nyo po ba kayong halalan magkakaroon ng problema po ba or smooth lang ang halalan ngayon? May mga problema rin kaya nga gusto manalo yung bawat isa ganun-ganun. Yun, maraming problema dyan. Pero para sa akin, siyempre, yung natatakda, yun pa rin yung uupo. Maraming problema dyan kaya ayaw ng kabila na mananalo si BBM. Ayaw din ng mga grupo ng BBM na yun na mananalo itong babae na yun. Ayaw yun, parang magkakagulo sila. Samantalang itong isa na si Mayor, parang istigil lang doon sa pinalalagyan niya. So, siya yung mananalo. Tayo, gusto namin marinig po, sino po ba ang itinakda? Si Mayor Moreno. Salamat, Tay. Ito, ikaw may tatanong. Ano itong mga idea na pwede natin i-share kay Tungkol kay Isko, Tay? Para sa akin, yung mga para sa akin, konting kasal lang sa kanya, yun lang. Pero tingin ko, kahit anong mangyayari, siya pa rin yung magiging presidente. Kasi natatakda na dito sa year na ito, na siya talaga ang mananalo. Kahit anong gawin, ganun pa rin ang lalabas. Kahit niya ang balita-balita ngayon tayo, ay nangyayari na BBM, ay hindi, wala yun. Hindi kinukonsider na ano yun, na ikakapanalo na lang, hindi. Kaya paano mo bang nalalaman na si Yorme ang itinakda sa kanina birthday? Sa birthday niya, sa element niya, sa lucky number niya, sa zodiac sign niya, at saka doon sa buong pangalan niya. Bali combination po pala talaga yan. Opo. Kaya kumbaga hindi siya pagkakataon. Hindi.
Kung hindi talagang itinakda talaga yon. Ngayon, kung ang election eh, next 2 years, halimbawa ko lang, hindi sa matalo. Pero ngayon, hindi po pwede yun. Talagang yorme, iskong na talaga ang sinisigaw ng kanyang tadhana ng Pilipinas nga rin. So, kumbaga talagang right time talaga ngayon. Right timing talaga. Yung pagtakbo ni Yorme. Alam mo, ang lucky number niya ay 1. Mm-hmm. So, lahat ng mga presidential na may number 1, sila yung mananalo. Kasi number 1. Mm-hmm. Katulad dati kay presidente, ang kalaban niya, wala naman mga number na ganun. Kasi 28 ang birthday niya. So, ibig sabihin, 2 plus 8 equals 10 equals 1. Mm-hmm. So, ibig sabihin, natalo sila. Number 1. Ang presidente kasi ng Pilipinas, kailangan may number 1. Ah, ganun pala yun. Ang walang number 1, si Gloria lang. Walang number 1 yun. May kaso mo, alam mo naman yung... So, dahil po si BBM po, 13, number 4. Si BBM po, di ba po 13 siya? Yun, ibig sabihin, biktima siya ng isang parang kalukuhan, parang gano'n. Magiging biktima siya sa yung pagbubuto na. Yan. Ibig sabihin, conspiracy ang nangyari. Parang pang may sagwata na hindi siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Ayaw nila magiging presidente yun. Bakit tayo natatakot ba sila sa galing ni Yorme, Kyle? Medyo oo. Kaya nga, yung mga sorte niya, ayaw nila sa kanya eh. Kasi alam nila, para bang ayawan ng tao, ganun. Pero siya yung gusto ng tao. Siya talaga yun. Kaya yung mga pag-i-endorse na yun, hanggang sa pinuno lang yung mag-endorse na yun. Pero yung mga tao na baka hindi siya sa tayo sa ano po ba, sa mismong halalan, yung mga taong boboto, magbabago pa ng isip na mag-switch pa last minute. Marami pa. Katulad na sinabi ko, ngayon yung araw na ito, mayroon pa mga mag-switch sa kanya. Katulad nung dating mayor ng Ilocos, di ba? Yung Lawag dati. Mm-hmm. Nandito nga kanina eh. Mabuti, hindi nyo inaabot. Sayang, hindi natin siya. Yung dating mayor na si yung asawa niya, artista. Dating mayor na alin po? Ilocos. Ilocos. Ayan, si tatay may ipapakita rin sa atin. Sino kaya? Hinulaan mo rin. Napakalakas ito. Para 6 million ang hawak na tayo. Si Mary Nate. Ay, yan yung nandoon sa Opo. So, sila yung nag-switch mga Ilocano. Oo, nag-switch, oo. Yung sabi niyang walang solid north. Yung kilalang-kilala. O, sayang sana inabot natin. Opo, binlaga namin yan eh. Yan siya. Siya yung nagdadala na maraming mag-switch sa kay Isko. Katulad na pangako niya kanina. Opo. Gagawin ko ang lahat para lahat na tao sa Norte magpunta kay Isko. Ayun. Ano po siya? Mayor po siya ng Digos. Yun, opo. Taga-Digos siya. Natatandaan ko po yun. Oo nga. O, yun. And tayo ngayon, papalapit na po ang eleksyon. Sa tingin niyo po ba marami pang tutulong kay Mary? Ay, marami. Lihim na tutulong. Kasi siguro, silent majority ang pinatawag sa kanila. Kasi, katulad ng mga dating na doon sa kabilang mga parte, mga ganon, lihim silang susuporta sa kanya. Hindi sila maglalantad dahil sasabihan sila balimbing. Kasi meron talaga, ang hirap din kasi friend po, no, Tay, na sabihin yung gusto nila. Eh, pero yung mga Catholic, tingin po, buo yan kay Isko. Mga Catholic po, buo yan sa kanya. So, Tay, palagay niyo po ba sa tingin nyo, hindi naapektuhan yung ibang Iskonatics doon sa endorsement ng INC? Hindi. Ay, hindi sir. Walang epekto yon. Wala. Ayun. Ngayon, wala nang survey, di ba? Opo. Bawal na eh. Lalong mano, ganda yung mangyayari kay Isko ngayon. Oo. Masasabi ko, relax lang ang mga tao na nasa kanya. Relax lang kayo. So, maganda talaga yung labanan. Oo. Hindi yan matatalo, sabi ko. Tatay, anong suggestion nyo? Kasi 4 na araw na lamang po yung natitira sa kampanya ni Mayor Isko. Ano po yung parang sa naisin nyo na gusto nyo pang gawin ng Mayor Isko? Para sa 4 na araw. Para sa akin, kahit mag-relax na lang, okay lang. Relax na lang siya. Okay lang. Napakaling na yun sa damdamin. Alam
mo, napakadami kanina OFWs dito eh. Oo, kanina. Oo, naabutan pa nila ni dito yung si, ano, si Mayor dati. So yun, naabutan nila dito. Punong-puno yan dyan. Puro dapat pa nga yung nabahan natin. So, pala, kumbaga dapat pala kahit si Orme makampante na ngayon. Medyo oo, okay medyo na talaga. Kunti na lang. Walang ano, walang panic. Dapat hindi magpapanic. Relax lang. So, kumbaga, Mayor, magpahinga ka na. Antayin na lang natin ang May 10. Tayo, May, ano, aantayin po ba tayong endorsement ni Pangulong Duterte? May 10. Sa kalooban ni Presidente, nasa kay Yorme yun. Pero, hindi siya sigurado mag-endorse. Ay, hindi po talaga sigurado mag-endorse yun. Kasi nga, parang nakakahiya naman doon sa gagawin niya na si Sara i-endorse niya sa kayong si Mayor. Hindi niya gagawin yun. Pero alam na ng tao, yun yung mga sinasabi niya. Sa salita. Pero yung magbanggit siya ng mga ganon, hindi sigurado. Kaya sa May 9 po, secret voting ang gagawin ng iba tayo. Opo. At saka sa May 9, yun ay rolling planet ni Mayor Espo. Ang ganda talaga, no? Niya yun eh. Ibig sabihin, napakalakas niya doon sa araw na yun. Pabor na pabor talaga sa kanya. Oo, rolling planet niya yun eh. Tapos eh, yung 6th na birthday niya, year 2022, nasa rolling planet niya yung May 9. Tapos, sumining talaga tayo na maraming mga nagtatanggap na supporter ng mga kalaban ni Mayor Espo. Oh, and yun, pagdating ng May 9, si Espo ang ibuboto nila. Iba yun, kasi alam nila, hindi na magbibigay ng pera yung si Mayor. Yung sa kanila. Yung sa kanila yung nagbabayad. Oo. Oh, hindi na magbibigay yun. Kasi ano na yun. Okay na sila. Kaya pala. Hindi, ang ganda. Ang ganda na. Ma'am, si pwede bang makahiram ng mic? Nandito eh. Ang dami nag ano, mic. Bigyan daw ng mic si Tatil Jimmy. Eh, hindi na siya makagandala. Hindi na makagandala. Ay, lalakasan na lang po ni Tatay Gino. Ayan, Tay Gino, maraming salamat po. Ay, ano pa pang nakikita niyo pa kay Mayor Espo Moreno? Basta alam ko, siguradong may panalo. May panalo, ayan. Hindi dapat na mag-isip ng parang panik. Maiyak-iyak pa ngayon iba. Katulad ako, ang daming maiyak-iyak na pumunta sa akin. Sabi ko, ako nga, hindi maiyak. Ano po, naiyak sila dahil nalulungkot na o, si Yorme daw eh. Hindi na endorso, gano'n. Sabi, wala na daw rutin siya, ano, yung ano. Pero hindi totoo yun. Lalong lumakas ka mo na kasi naging underdog siya ngayon eh. Yun nga po. Sa panluluko ng mga survey, ano. Marami talaga tayo, naluluko talaga yung mga survey na yun. Yung panluloko na yun, naging underdog siya. Kaya marami pa talaga ako. Sige, ha? Underdog niya yan. Ganon. Tayo, yung ginawa po ni Mayor Espo Moreno at yung iba pang tumatakong presidente, nakasira po ba yan kay Mayor Espo Moreno na sinabing ano? Kasi si VP Lenny po, inaano si Yorme na mag-withdraw dati. And ngayon nag-announce din po si Yorme na withdraw Lenny. Para sa akin, kung may mag-withdraw, dapat na may kinalaman sa VP Lenny. Dapat yun ang mag-withdraw. Kasi kapag si Espo mag-withdraw, lahat ng tao niya mapunta doon sa kalaban niya. May kumbong. Diwala rin pala. Gustos yung ganyan panawagan. Kapag siya mag-withdraw, siguradong pupunta kaya. No? Kapag si Pacquiao halimbawa mag-withdraw, napunta yan kay Yorme. Ayun, katulad nung kausap natin driver kagabi, ang kahapon, ano? Oo, ang option niya daw, Pacquiao at Espo lang talaga. Pero napaswitch po namin, Tay. Kung magpapinig lang si Elias, kali sabi niya, takot siya sa asawa niya, pero nung nakausap na namin siya, nag-switch na siya, binigyan namin ng t-shirt, Espo, ayan, nag-Espo na din siya. Tapos siya na daw kukumbinsin niya yung asawa niya at saka anak niya. Ayun, kaya nakakatuwa po. And sa tingin mo, Tay, ang Cebu po ba ay ano, solid is po din, kay Yorme, po kahit na iba ang in-endorse na po. Alam mo yung si Dwayne Garcia, maaaring siya, sinabi niya na nasa BBM siya. Pero ang totoo, sigurado, may underground niya na si Espo ang ibuboto nila dahil sa kanya din. Parang ano lang. Si Dwayne Garcia, alam mo, totoo yun. Magsiswitch kay Espo yan sa last minute. Ayun. Kasi alam niya si Espo kasi parihas eh. Hindi yung mga naghahari. Baka tulad na halimbawa, manalo yung babae at saka yung lalaki na isa na yun. Ibig sabihin, yung happy days sa Malacanang, ando doon yun. Hindi na sila basta-basta makalapit.
Pero kapag si Isko ang magiging presidente, kahit sino makakalapit dyan sa kanya. Welcome lahat. Oo, ganyan si Isko, diba? Pero sa tingin niyo po ba tayo, pag after ng election, magkakaroon ng mga konting mga tawag dito, yung mga kaguluhan, yung mga ganyan, magkakaroon po kaya? Kapag si Isko ang presidente, wala. Wala po kayang magpo-protesta. Kasi sinasabi nga po ni BP yan, pag natalo siya, magkakagulo. Totoo pero po kaya yun? Ang mananalo si Lini doon kay BBM, ibig sabihin, ganun nga. Opo. Ganun din kay Lini, kapag mananalo si BBM, ganun yun. Pero pag si Isko manalo, pisto. Kaya tama rin sinasabi po ni Yormi na ano, na, ano ba sinasabi ni Yormi na, na tahimik pag kay Yormi po. Oo, may kapayapaan. Sabi kasi, ni Mayor, pagtapos ng eleksyon, wala na tayong kulay-kulay. Pantay-pantay na tayo lahat. At mawawala na yung mga hidwaan, yung mga, diba, yung mga kampakampanya na yan. Yun yung totoong pagkakaisa. Parang yung dun sa sinabi niya sa City Hall noong Lunes na yung mga taga-ibang sito, mga empleyado ka sa City Hall na yung iba hindi siya binoto, diba? Pero pantay-pantay yung ginawa niya. I-prenumote niya pa rin yung mga empleyado na yon na kahit hindi niya nakita or hindi bumoto sa kanya. Ganon sa New York School. Sinabi na ito. Water element, malumanay, malamig. Ayun, malumanay. Ubit siya eh. Yung kalaban niya si Lenny, fire element yun. Ito naman si ano, si ano ito, roaster yung siya na eh, si BBM. Hindi talaga mananalo kay Lenny yan. Yung roaster. Apo. Kasi yan yung favoritong pagkain ng nang snack eh. Yung snack si Madam Lini. Opo. Siya naman roaster. Hindi yan papayag yung snack na umibabaw yan siya sa umibabaw sa kanya yung roaster dahil talagang yan ang favorito niyang pagkain. Ayun, lilinggising niya. Oo. Pagkakalahati na ng gabi, parang tulog na yung manok. Tapos na yun. Oo. Tsaka titirahin. Oo. Kasi nung 2016, in-endorse ng INC si Bongbong. Yung kalaban niya rin si Lenny. Kinain siya ng ahas. So possible din po pala na mangyari. Ganun na, parang yun. Oo. Dahil pangalawang round. Nandito dito eh. Ay, ito. Magagalaw kasi. Pangalawang round yung laban nila ngayon. Nakita mo yung nangyari. Lucky 3 si ano si Lenny. Opo. Lahat ng decision diyan sa Supreme Court. Lahat walang kumampi kay ano kay BBM. Alam mo kung bakit? Dahil snake na yung tao eh. Samantalang siya eh, rooster siya eh. Hindi siya kakampihan kahit sa totoo lang eh. Alam ko mananalo na eh. Wala naman kasi nga snake. Ato. Sige po tayo. Snake yung kalaban niya. Okay. Kaya nagkaganon. Ayun. Yung plastic bag pakiharap dito. Kay Ponce, ayun o. Pinasa likod mo. Ayun. Ayan. Kay Ponce yan eh. Yun po. Pasensya na tayo. Yun. So talagang ganun pala yun. Ano? Kumbaga talagang binabase sa mga element. Ayan. Ayun pala yun. So talagang kumbaga hindi po magkakaroon ng kaguluhan pagka si Yorna ang nanalo. Walang mga, kasi yun ang binaano nila, binabanta nila eh. Wala namang kahit, away yan eh. Opo, kahit yung mga BBM supporter, yun ang sinasabi nila, mag-ano daw sila, magwe-welga raw sila. Kaya medyo ano yan eh, kumbaga parang ano ba to, magkakaroon ba ng konting gulo, ng pagwe-welga? Pag si Yorme ang mananalo, wala namang. So tatanggapin po ng publiko yun? O, siyempre. Ayun. Alam nila, okay si, ano eh, tatanggapin kahit yung mga opposition dati, opo. Tatanggapin nila yan. Kasi alam nila mas okay siya eh. Mas maayos. Ayun. And type mga nagsasabi nga rin po, sabi na wag na lang daw po namin kayong i-video. Okay lang naman po ba sa inyo tayo? Para sa akin, okay lang. Safety niyo daw po. Naku, wala naman sa kapalaran ko yung ganun. Wala naman yung parang sasaktan ako o kaya ganun. Wala, hindi wala. Wala naman dito. Okay lang ako. Mga ilang taon na po ba kayong nagpa-palm reading test? Dito pa lang 28 na. 28 years? Ang tagal. Ang absent. Walang late. Walang absent, walang late. Kahit isang piraso, wala. Kaya doon saan nagsasabi nga na wag na nga po kayong i-vlog para sa kaligtasan nyo. Nalalaman nyo po, tatay. Hindi, wala yun. Wala.
So, ibig ko palang sabihin tayo doon sa pagbasa ninyo, doon sa palad ng mga tao, kaming mga, yung ano, halimbawa, nagpapabasa kami. Nababasa nyo rin pala kung halimbawa, yayaman yung tao o maghihirap, yung lahat ng kanyang destiny. Kasi yan, sa yung TV forecast yan, ibig sabihin, hindi hula yan eh. Mm-hmm. Yan ay tinatawag natin scientific forecast kasi yan galing doon sa alignment ng mga planet noong sinilang tayo dito. Kaya magre-reflect sa ating birth chart yung mangyayari. Kaya naitakda na yung kapalaran natin. Ayun, kung talagang pinanganak na yayaman, yayaman talaga. Opo. E paano kung hindi din maging yagit yun? Oo. Ganun lang yun. Galing ano? Tayo yung nagtanong dito, Tay, kasi sabi niya kung ang atras na daw sila, may idea po ba kayo, Tay? Palagay ko, malabo niyang gawin yun. Malabo gawin yun kasi parang mataas yung pride yun. Malabo yun. Eh, dun po sa mga ano, yung lalaban pong presidensya ball, meron kayang atras? Presidensya ball? Opo, yung mga lumalaban sa ngayon, meron bang magkukunsid agad-agad? Oh, parang tingin ko wala, pabayaan na lang sila sa ganun. Ah, lahat na lang sila, laban na lang. Anim, may mga anim na lumalaban. Ito ni Lodi, ano ba yun? Okay. Lodi, ano ba yun? Si Guzman. Lodi Guzman. Ano pa rin yun? Ah, yun. Kasi Lodi. Yung apat medyo hindi ano talaga eh. Si Pacquiao, si ano, si Lacson. Pero kapag uras na may mag-video dyan, kaagad-agad naman kayo, may mapunta yung taon yan. Kahit na sino dyan. So, yun lang ang talagang choice nila, no? Second choice, at least second choice kesa no choice. Ayan. Ano dyan eh, si BBM ang magiging biktima nila, biktima dyan. Kasi nga, siya ay isinilang sa 4, oh. Alam mo yung 4, yung 4, 13 yun eh. 4 yun, ibig sabihin siya magiging biktima. Bakit? Kahit basahin mo nga sa Biblia eh, si Adam, si Eva, si Cain, si Adam, si Eva, si Cain, si Abel. Si Abel. Number 4 si Abel, oh. Biktima. Siya yung pinatay. Oo. Subukan mo, maghapunan kayo yung mga 13 na tao. Lahat kayo mamatay as soon as possible. Maghapunan kayo yung tatlo. Hindi maganda, labing tatlo. Hindi maganda yun dahil lahat kayo pwedeng mamatay. Ayun. Nakita mo, si Kristo nga, ganun, naghapunan sila. Walang nabuhay sa kanila. Ayun. Ganun, 13 sila eh. Pero po pag 3 tayo, kasi kami laging tatlo kami. Kapag tatlo kayo, ibig sabihin, prosecutor. Prosecution ng ano, kayo yung ano taga-patak. Kayo yung taga-sira ng mga ano na yun. Ibig sabihin, malakas yung tatlo. O oh, yan, alam na natin ha. Ay, malakas tayong tatlo, kaya wala. Kasi po, tatlo kami. Kasi nag-check-check po, pag sumakay kaming taxi, kundi napaaway. Hindi naman po napaaway, kundi ano, nakipagsagutan ng konti. Ayan. Ang tatlo, ibig sabihin, lahi ni Cain. Ayun. Si Cain ang talagang prosecutor. Ibig sabihin, titirahin ka. Ano? Hey, Tay, yung magpa-picture daw ng tatlo, pangit daw, yung totoo ba yun? Parang hindi, yung apat. Yung apat ang ano. Tay, matanong ko lang sa apat na senador ni ano, Yorme. Nakakasama po ba yan sa live? May lalabas po kaya lang? Sorry, ako nakita kahit na isa. Pero, nakakalungkot. Magiging member ng administrasyon ni yung malakas sila. May ilalagay din po sila bale sa pwesto. Malalakas sila. O, di alam na natin, mga Powerpuff Girls. Maraming salamat, Tatay Gino. Maraming salamat. Salamat po, Tatay. Sa aming mga vlogger ni Mayors ko after election, ano po yung nasa site ninyo nakapalaran? Alam ko, magiging maganda rin dahil talagang yung upload siya niya sa inyo, sigurado napakaganda. Kasi, kayo yung parang mas nakakatulong sa kanya eh. Oo. Kasi, bibigyan niyang halaga yung nagawa ninyo yun. Kahit na isipin mo, parang tagilid yung buhay niyo kasi mayroong mga tao na pwede mong magalit sa inyo. Totoo po. Tama po. Pero, parang may utang na loob.
naman sa hindi pag-endorse ng King sa kanya, para sa akin, maganda na rin yun, walang utang na loob. Yun, opo, tama. At least totoo po ang taong bayan ang nagpupo. Diba po, siya ang taong bayan ang naghatid sa Malacanang, kay Yorme. Maganda rin naman yun. Diba po, rano po siya yung maging presidente. Opo. Hindi na ako kinakabahan eh. Alam po. Ako rin eh, tay eh, mulat sa pool. Kaya nga lagi ko sinasabi, manalo man o manalo. At saka mamaya, umpisaan ko na, mag-a-astral travel na ako, magdadasal na ako para tutulungan ng langit si Yorme. Mm-hmm. Oo. Alam mo yung pagdadasal na may kinalaman sa astral traveling, napakalakas yun dahil kung pwede ka talagang humiling sa Diyos ng malapitan. Mm-hmm. Dahil astral body mo yung humihiling. Yun. Mm-hmm. Yun. Hihilingin mo sa Diyos, kakampihin mo si ganito. Dahil kapag kinampi mo itong si ganito, ibig sabihin, parang dinaspasan niya yun. Mm-hmm. Idadakila mo siya bilang Panginoon sa kalangitan at sa kaitasan. Idadakila mo siya dahil nagawa niya. Tay, maalala ko po, merong vlogger na nagsabi na ngayon daw pong asinko, meron daw kayong pasabog. Ha? Meron po ba kayong pasabog? Yun, pasabog? Opo. Hindi, sinabi ko lang sa kanya, pagdating ng ngayon asinko, pagsisubukan ako, magdasal para kay Yorme. Ah, ayun. Kala ko may pasabog kayong update. Ay, pasabog, na, ewan ko sa kanya, tay, kasi yun nga ang nabasa namin dun sa vlog niya. Ah, na pinapupunta si DMR. Opo, pinapupunta niyo raw po kaming lahat dito kasi meron daw kayong sasabihin pasabog. Kaya sabi ko, ano kaya yung pasabog ni Tatay Gino na yun? Diba, na-exciting kami talaga doon kung ano man yun. Lang, kasi ako, master ko yung astral travel. Kaya, sabihin ko sana sa kanya pag tumating siya ngayon na uumpisaan ko na na hindi ko naman dati pinagawa. Ngayon pa lang. Kasi nga, gusto ko talaga tutulungan ng Diyos si Yorme. Ayan tayo, any final message po para sa mga viewer po natin sa aming lahat ng mga camera. May mga viewer po tayo dyan. International po yung iba dyan. Kailangan talaga, susuportan ang gusto si Yorme para itong pansa rito gumanda. Wala nang away, wala nang alitan, wala na yung mga iringan. Yung mga ganit kasi dapat mawala eh. Oo. Kaya susuportan na ng gusto kahit yung mga hindi naman sinusuporta sa kanya, no? Dapat suportan na si Yorme ngayon. Para gumanda naman yung bansa na yan. Opo. Oo, siguradong gaganda ito kapag siya. Eh, tay, kay Yorme po, ano naman po ang pwede nyong i-message sa kanya bago siya maging presidente dahil ilang araw na lang, presidente na natin siya, yung pangulo na yun. Para sa akin, relax lang sa inyo yun. Pwede pa rin mag-campaign kahit pa paano, ganun. Pero, tiyak na sa puso na ng tao sa inyo. Napakabait na tayo, no? Isipin niya noon, kay Joseph Estrada, kalaban niya. Nagpunta pa sa akin yan. Hindi nga nakakini na umupo dyan sa upuan niya. Ah, no? Si Yorme po, nagpunta dito sa inyo. Oh, ganun pa rin. Sa mata pobre, samantalang yung kalalagyan ko, di ba, hindi naman pang ano yan. Opo. Pero siya, parehas lang siya, pantay-pantay lang. Kaya tingin ko, kapag yan ang magiging presidente, hindi masyadong ano, hindi magkaroon ng gulo. Pero tay, sa tingin niyo po ba, halimbawa nga, natapos niya ang termino niya, at ano ulit siya for president, mananalo siya ulit? Hindi, 6 na taon lang siya eh. Ay, hindi na po masusundan. Kita mo yung birthday niya, 6 years lang, isang beses. Ay, isang beses lang? Oh. Hindi na po siya kaya lalaban? O... Hindi na. Ay, lang. Pwede maging vice. Oo, babalik sa vice, o kaya ganun. Pero, ang mangyayari, hindi pwede yun kasi isang beses lang yung 6 na yun. Isang year lang. Parang isang... si, ano talaga, no? Si President Duterte. Oo, kasi si President Duterte kasi... 1-5 ang number niya. Oh, ibig sabihin, 6 din yun. So, tatapusin niya yung kanyang termino. Ayun. So, isang termino lang. Sinasabi ko, kapag ang presidente ay nasa July, August, September, ang kanilang birthday, nagilid si presidente doon. Oo, dahil gagawa ng akpam yun. Napupili siya kasuhan ng kasuhan noon. Halimbawa ko lang, si, yung sinilang sa August niya, si Brillantes ang mananalo. Pwede ko kayo siya. Oo. Talagang kasuhan siya kahit na nakalaya na siya sa ano sa Malacanang. Tapos pag si BDN, pabago ang taklo.
Ngayon, so talagang maganda kung si Yorme talaga. No? Ngayon, huwag na huwag niyang pabayaan na manalo yung 1965 na sinira. Yung 1965 kasi snake yun. Huwag niyang mananalo. Railing kissing siya, year of the roster si Presidente. Ayun. Eh, year of the roster, mula noong year 2016 kanya yun. Eh, tapos na ngayon. Kaya si Bibi, mula na yung roster niya. Ayun. So, yun po pala. Bali, si Yorme, pagka naging presidente siya, siya na mismo ang magde-decision na hindi na siya ulit tatakbo for president. Hindi. Ayun. Wala na, 6 years lang yun. Ang pangako nun, 6 years lang. So, hanggang doon lang. So, hanggang doon lang po talaga yun. O, may tanong pa kayo? Maraming salamat. Maraming salamat po ulit.